Para magkaroon ng maligayang Pasko ang mga Pilipino, puspusan na ang pagbabantay ng kamera sa supply at presyo ng mga bilihin sa bansa. Sa katunayan, kanina nagkasan ng surprise market inspection ng House Leaders. Kontento naman kaya sila sa mga naabutang presyo sa palengke. Alamin natin sa ulat ni Mela Les Moras. Maagang namalengke sa Farmers Market sa Cubao, Quezon City si Imelda. Bilang ilaw ng tahanan, nakatutok siya sa pagkain at budget ng kanilang pamilya. Kaya't ngayong nalalapit na ang Pasko, isa lang ang hiling ni Imelda at ito'y sana'y huwag namang tumaas ng todo ang presyo ng mga bilihin. Siyempre, sa hirap ng buhay ngayon, edi, kailangan bantayan yung presyo. Kung anong mayroon, edi yun lang. Para matiyak ang maayos na presyuhan sa palengke at walang nananamantala ngayong holiday season, personal na nag-inspeksyon sa palengking ito si House Speaker Martin Romualdez kasama si House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo. Una nilang sinilip ang bentahan ng mga gulay, sumunod naman ang mga baboy at iba pang karne. Siyempre tiningnan din ng House Leaders ang bentahan ng bigas at bago umalis, nakipag-usap din sila sa mga nagtitinda ng itlog. Dito'y naungkat pa ang itinutulak ng ilan na bakit hindi na lang timbangin ang itlog para maiwasan ang pandaraya ng iba sa sukat at bigat nito kapag ibinebenta. Sa amin kasi sa pagka-deliver dito, nakasizing na yan eh. Small, medium, large na. Nakasize na po yan. Ako, hindi naman ako nagpe-presyo, sir, ng bawa mataas. Ang akin lang, yung kaya nang mamimili at hindi rin naman ako malulugi. So, ma'am, artificial itong pagtaas na ito dahil magpapasko. Yeah, that's what you say. Usually, sir, ganyan. Pag nagpapasko, tumataas. So, yun na lang ang gabi natin. Sinigin natin ng ano, pamaling sila ng mga trader, mga supplier. Hold muna. I-hold muna yung pagtaas muna. Opo, sir. Para naman din. Para lahat ang makaroon ng masaya ng Pasko, diba? Sa kabuuan, sabi ni Speaker Romualdez, kontento naman siya sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa palengke. Yun nga lang sa bigas, may napansin silang bahagyang pagtaas, bagay na dapat anyang matugunan agad. Kaya dapat talaga babantayin din natin at pupunta natin yung Bulacan ulit para malaman din natin kung sapat talaga na supply o kung may nag-hoard na naman. At babantayin din natin yung level ng importation at saka siyempre inspect din natin yung, ano, yung local production po. Sa isang forum, tiniyak naman ng Bureau of Plant Industry na sapat ang supply ng bigas. Pero para mapatatag pa ang supply at mapababa ang presyo nito sa merkado, kinakausap ng ahensya ang mga nag-aangkat ng bigas na ipasok na sa Pilipinas ang mga naaprubahang imported rice. Nasa 400,000 metric tons ng imported rice ang inaasahang darating sa bansa. Babala ng BPI, maaaring i-revoke at pagmultahin ang mga importer na hindi ginagamit ang kanilang import permit. Pinakamahalaga sa buhay ng mga Pilipino ang pagkain. Kaya naman pagtitiyak ng mga otoridad, patuloy nilang babantayan ang tama at maayos na bentahan nito. Mela Les Moras para sa Bayan.